66 na kinatay na pawikan ang natagpuan sa isang bahay sa Sitangkay sa Tawi-Tawi. Mahigpit pong pinagbabawal ang ganitong kalupitan sa mga pawikan na nanganganib ng maubos. Nakatutok si Maris Umano. Kalunos-lunos ang sinapit ng 66 na critically endangered na Hawksbill turtles sa isang bahay sa Sitangkay, Tawi-Tawi noong June 12. Tanging ang ulo at shell o bahay na lang ng mga ito ang natira matapos katayin daw ng mga nakahuli. Nadiskubre ang mga pawikan matapos i-raid ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at marines ang bahay na pagmamayari ng isang utong gumbahali saot. Sa isinagawang follow-up operation sa bahay ng suspect, may natagpuan pang 39 na buhay na pawikan. Inaresto na ng PNP Tawi-Tawi ang may-ari ng bahay. Dinala naman sa DNR Tawi-Tawi ang mga na-recover na shell. Sa tulong ng mga kinatawa ng DNR, pinakawala na kahapon sa dagat ng Sitangkay ang mga buhay na pawikan. Di ito nalalayo sa sitwasyon ng mga pawikan pinaguhuli ng mga mangingisdang Chino sa pinag-aagawang Scarborough o Panatag Shoal. Ibang-iba naman ito sa sitwasyon ng mga pawikan na aking nasaksihan sa Apo Island, Negros Oriental. Malayang nakakapamuhay ang mga pawikan dito kasama ng mga residente ng isla. Ako mismo nakalapit sa mga pawikan na tila di naman nabulabog sa aking presensya. Sa bahagi kasing ito ng bansa, protektado ang mga pawikan. Mahalagang islang ito dahil dito rin sila nangingitlog. Mahigit 100 itlog ang iniwan ng pawikan. Ang pambihirang eksenang ito, personal ko pang nasaksihan. Nakita ko na yung mga pawikan sa dagat, pero hindi pa nakita ng pawikan na talagang umakyat sa sand at pawikan na talagang mangingitlog. Now, once na umakyat ang pawikan, maghahanap pa yan ng lugar na kung saan comfortable siyang maglay ng egg. Mm-mm. The first thing na gagawin niya is magbabody pit siya. So, pagka nakakarinig kayo ng ganyan na isabihin, malakas pa yung kaluskos na ng action ng pawikan, ibig sabihin niya, nagbabody pit pa yan. So, yan ang parang delicate portion ng pawikan na hindi dapat siya gagambalain o i-disturb. Dahil sa rami ng mga pawikan dito, nagiging popular ng tourist destination ang isla. So, parang kahit na sinasabing endangered siya, may hope. Kasi nandyan pa rin sila. Maris Umali ng Tutok, 24 Horas.